Magandang araw po muli. Kayo po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong lesson ngayon ay yung pinaka-paborito, isa sa mga paborito ko, na palagay ko paborito niyo rin. Ang pamagat po ay ang pinakadakila ay pag-ibig. So, alam niyo na, 13th chapter of Unang Korintoan po na isinulat ni Pablo. Tayo po ay sandaling manalangin, aming Ama at aming Panginoon. Muli po, nihiling namin ang iyong gabay. Ito po ay iyong katuruan. Sa abot ng aming kaisipan at puso ay aming uunawain. Gabayan mo po kami na iyong banal na Espiritu sa aming araling ito upang ang iyong pong pag-unawang nais na makita sa amin ang siya naming makamit. Sa pangalan po ni Jesus, amen. Ang ating pong araling talata is 1 Corinthians chapter 13. Ang susing talata po natin ay yung alam nating lahat, 1 Corinthians 13:13. Datapot ngayon, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Faith, hope, love. These three, but the greatest of these is love. Yun po ang sabi ni Pablo. Pagkatapos po ng araling ito, ang mga mag-aaral ay maaari ng magtala ng mga katangian ng pag-ibig na makadiyos at nag-aalay ng sarili. Magpaliwanag kung bakit ang makadiyos na pag-ibig ang siyang larawan ng tunay na espiritual na pamumuhay. Makapagmungkahi ng paraan na makapagpahayag ng pag-ibig sa iba pang mga kasama sa iglesia. Sabi po na ni Jesus, I love you unconditionally. Wala pong, ano tawag doon, walang sagka ang pag-ibig sa atin ni Jesus. Ang pagiging spiritual po sa ayon kay Pablo na nasa 1 Corinto 8:1-3, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang malaman. Datapot kung ang sino man ay umiibig ng Diyos, ay kilala niya ang gayon. Nasabi po ni Pablo na kung ang kaalaman, sabi nga kung minsan, akala natin, alam na nating lahat. Siguro po, magiging isang halimbawa para sa akin, yung COVID, itong COVID-19, ang siyensya po, parang halos lahat alam na eh. No? Ang mga instruments po, mga equipments sa panahon ngayon, puso nga napapalitan, ang mata napapalitan po yung lente, ang lahat na halos alam ng tao. Pero ito pong COVID, walang alam ang siyensya tungkol dito. Bago pa lang pong pinag-aaralan. So, hindi po tayo dapat siguro magyabang na alam na natin lahat. Sabi nga maging po sa pag-ibig. Ano po ba ang nalalaman natin sa pag-ibig? Ang karaniwan pong alam lang natin sa pag-ibig ay yung pag-ibig ng isang babae sa isang lalaki, ng mag-asawa, pag-ibig ng magulang sa anak, pag-ibig sa kapatid, di ba po? Pag-ibig naman ng anak sa magulang. Pero ang sabi natin, ang pag-ibig na ito ay nagpapatibay. Di po nagyayabang. Sabi nga malalaman lamang natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig kung tayo ay makakaunawa o makatatanggap kung gaano, paano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And as Christians, we try to imitate that kind of love. Ang kay Jesus po is sacrificial love. Understanding love, accepting love. Yun po ang inaaral at pinaaral at pinapahayag naman ni Pablo sa atin. Gano'n nga po ba ang kapangyarihan ng pag-ibig? Sabi po ng 1 Corinthians 13 chapter. One, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Yung pong puro tunog lang pero hindi na ako unawaan.
Sabi nga, the greatest of this is love. Ang pag-ibig po ay nakauunawa, nakikinig. Kaya kahit po yung, di ba po, ito po yung sinulat ni Pablo nung dahil sa mga, alam naman natin yung chapter ng Speaking in Tongues. Kahit po magsalita ka ng mga wika, ng mga anghel, kung wala kang pag-ibig, sabihin, the greatest form of communication is love. Ang pag-ibig po, hawak lang eh. Kahit wala kang sabihin, alam ng kasama mo, kausap mo, na nandun ang pag-ibig at pag-unawa sa'yo. Walang kailangang salita na ipadadama po ito sa pamamagitan lang ng pag-akbay, pagtingin lang eh. You care when you care for someone, pag nakikiisa ka sa kanyang pagdadalamhati, tingin lang, sabi niya. Hindi mo na kailangan yung maraming salita. Kaya, at kung ikaw naman ay masyadong masalita, pero wala ka namang pag-ibig, wala lang. Para kang batingaw na umaalingaw-ngaw lang. Walang pag-unawa. Sabi po ng 1 Corinthians 13:2, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, natapat wala akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. Parang ano yan, ang bigat yun po. Kahit na ano po ang ating meron tayo, kahit na po tayo ay gumawa ng mabuti o tumulong, at kahit po alam mo na lahat, na babas, masasabi mo yung... Sabi nga eh, kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na maipapalipat ko ang mga bundok. Balit kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ganong kataas ang tingin ni Pablo sa pag-ibig. At kahit po ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga duka, bigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat wala akong pag-ibig, wala ding pakikinabangin sa akin. Kahit po anong tulong ang gawin nyo, nagko-community, ano yan, services kayo, kahit na nag-aabot kayo ng mga tulong, kung yung po'y inaabot nyo, nang hindi dahil sa pag-ibig, eh wala pong kabuluhan niya. Ang compassion and love po goes together. Kung tayo ay tumutulong, pero naghahangad naman tayo ng kapalit, or tumutulong tayo dahil gusto rin natin sumikat, ang pagtulong natin ay wala sa kaibuturan ng ating puso na pag-ibig. Sabi ni Pablo, wala kahit anong sakripisyo ang gawin mo. Ang mga gawa po ng pag-ibig, sabi ni Pablo, na 1 Corinthians 13:4, ay mapagpahinuhod. Diba? Sabi nga eh, hindi mo kailangan magsalita. You live by example. Magandang loob, hindi po naiinggit, hindi na nanaghili, no? Hindi po nagmamapuri, hindi ka nagpapalalo. Hindi mo ginagawa ang mga bagay para ka lang kilalanin. Hindi mo ginagawa ang mga bagay para lang magpatanaw ka ng utang na loob. Ginagawa mo ito ng tahimik, walang kapalit, mula sa kaibuturan ng iyong puso lang, hindi ka naiinggit. Hindi ka nagyayabang. Yun po ang pag-ibig. Ang pag-ibig is, ang pag-ibig po eh, doing things quietly. Doing things out of real benevolence of heart, sabi niya. Ang pag-ibig ay hindi nag-uugaling mahalay. Sabihin, hindi ka talaga nagyayabang at naghahanap ng iyong sarili. Hindi ka nayayamot. Hindi ka nag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Ang lagi mong ano eh, pag-unawa. Pag-unawa, dulot ng pagmamahal. Walang hinihintay itong kapalit. Sapat na ang ikaw ay makapagpakita ng malasakit, pag-ibig, paglilingkod mula sa puso. Walang hinahangad na kapalit. Hindi po ito nagagalak sa kalikuan, sabi ng 1 Corinthians 13:6-7. Nakikigalak siya sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan,
lahat ay tinitiis. Ito ang pag-ibig. Sabi nga, minsan, hindi po yung pag-ibig ng mga tao na sabihin, ay bulag kasi yan. Hindi. Ang pag-ibig po ay nakamulat ang mga mata. Nakikita ang kahinaan ng kapwa. Subalit sa kabila noon, ay mayroong paghahangad na mapabuti ito. Kung minsan, tinitiis kung may kailangan tiisin. Ako po, ang kinocompare ko to sa pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak na nagagala ka pagka yung tagumpay ang mga anak mo. Tinitiis mo yung mga tinitiis kang bagay. Meron kang kahit na ano mo, naniniwala kang lagi sa kabutihan ang nakikita mo yung maganda. At kay Paul po, ito yung ini-extend mo sa lahat. Sa kapwa mo mananampalataya o sa kahit hindi pa mananampalataya. Yung pag-unawa. Sabi po ng Matthew 18:21-22, nung pinapaliwanag ni Kristo ang tungkol sa pagpapatawad at pagmamalasakit sa kapwa. Lumapit si Pedro, sinabi sa kanya, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya ay aking patatawarin. Dahil ang pag-ibig po ay may kasamang pagpapatawad, nakahandang pagpapatawad. Kaya sabi ni Pedro, ilang beses ko po bang patatawarin? Hangga po bang pito? So willing si Peter, 7 times. Parang may ano pa siya na, hangga po bang pito? Pagpapatawad ako. Pero ang sagot ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyong hanggang sa makapito, kung hindi sa makapitumpung at pito. So, 77 o 7 times 7, sabi ng iba. So, endless, ano po, uncountable, paulit-ulit pinapatawad. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Mayroong talagang sa ating kalipunan ng mga Kristiyano lang, parang ulit-ulit, nakaka-ano na tayo, no? Nakakarindi na, ano ba yan, di na natuto. So, balat ang sinabi ni Kristo, sabi po ng Panginoong Jesus, wala katapusang pagpapatawad. Yun ang kanya. Sa akin eh, hanggang sa makapitumpong pito. Pitumpong pito. Tinitina ko nga po, so, 7 times 7 kasi sa English. Pero sa pagkakatagalog, makapitumpong pito. 77. 70 times 7. So, or 77, whichever way we look at it. Pero napakaraming beses na pagpapatawad. Para po sa Panginoon, iyon ang pag-ibig, pagpapatawad. Tayo po ba? Sa buhay po natin, ilang beses tayo nagkasala sa Panginoon at patuloy po nagkakasala. Pero hindi po natatapos ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Ito po yung sinasabi ng love chapter natin. Love that is willing to forgive. Sabi ko nga po, kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi ba galalo pa kami? Sila nga namang mga apostol. Sabi niya sa mga sinasabihin niya, sama-sama tayo doon, ano? Na kung ang iba ba, tayo yung iba, mayroon sa inyong matuwid, hindi ba nga naman lalong matuwid sila Pablo? Gayon may hindi namin ginamit ang matuwid na ito, kung di aming tinitiis ang lahat ng mga bagay, upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang hindi natin mahadlangan, patuloy tayong nagpapatawad, patuloy tayong, sabi nga, gumagamit ng katuwiran ng Panginoon, at tinitiis sigit sa lahat ng mga bagay upang hindi kami makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. You give yourself away. You forget yourself. Para hindi mo lang mahadlangan ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kasi kung minsan, di ba, sa atin sa taytay, Kristiyano ba yan? Di ba? Kami biru-biru, Kristiyano ba yan? Kristiyano ka ba? So kung minsan, nakakaano din, di po ba, mapapakatotoo tayo sa sarili natin, mayroong tao talaga na kung minsan hindi maganda dating sa'yo. Pero ang sabi, upang huwag tayong makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. At alam naman natin ang Ebanghelyo ni Kristo ay pag-ibig. So, it's not about
me. It's not about you. It's not about us Christians. It is about the lesson in love that has been handed out by Jesus Christ. Kasama po tayo dun sa inibig ni Jesus. Kasama po tayo dun sa laging nagkakasala. So siguro nga po wala tayong katuwiran na maghusga din sa iba. So it's not about you. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na tungkol sa atin. Yung pong tungkol sa iba naman, ibigay natin ang ating mga sarili para sa iba. Kay Kristo daw po, ang lahat ay nangunguna. Lahat daw po tayo number one. Wala pong tansong medalya. Lahat ay ginto. Pag po tayo ay lubusang nakasunod, at diba sabi, run the race. No? Run the race. Sabi ni si Pablo din po ang nagsabi noon, tumakbo tayo para sa wala pong silver medalist. Lahat po tayo panalo kay Jesus. Lahat po daw tayo ay gold medalist sa Kanya. Ang ginto pong gantimpala para sa lahat, makikita natin sa 1 Corinthians 9:24. Di ba nga ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Running for the prize, sabi niya. Pilitin po natin. Dahil at the end of the day, when we get the prize, lahat po tayo gold medalist. Wala pong silver, walang bronze. Hindi pwede, ay mas mabilis siya. Ay, mababal ako. Wala po. With Jesus Christ, we are all running for a gold medal. At kasama po dito, at makakatakbo lang tayo, ayon kay Pablo, ng may katiyagaan kung ito ay may kasamang pag-ibig. Diba po? Pag-ibig. Ito po ay nakita ko eh. Sabi ng 1 Corinthians 13:8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula, mga tatapos nga naman, maging ang mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Subalit sa pag-ibig, ito po ay walang katapusan. 10 ways to love po ito, nakita ko. Makinig po ng hindi, ano yan, humaharang, without interrupting. Yung bang nakakailang salita pala yung kausap mo, eh nakakasampu ka na. Pag meron siyang kinukwento, sino sa atin ang matiyagang makinig? Diba? Gusto natin laging ang pinakikinggan yung atin. Matuto po tayong makinig. Makinig ng may interes. Makinig ng may pangunawa. Magsalita po tayo na hindi nagbibintang. Kasi naman ikaw eh, mag nagsisimula po tayo ng salita na lumapit sa atin para pakinggan. Alam nyo, ang pinakamahirap po yatang hanapin sa daigdig, yung taong makikinig sa buhay naman o karanasan o gustong i-express ng iba. Lahat po tayo, enjoy na enjoy tayong makinig sa tinig natin. Sabi nga, pero pag mahal po natin, pinakikinggan natin. Yung po ay pahayag ng pag-ibig. Kapag tayo po ay nakakapagtiyagang makinig, parang sa akin, number one niya tayo, yung mahirap panghanap ng taong makikinig sa'yo, di ba? Gusto nila yung sila lahat. Tayo. So natin, nadidinig ang boses natin. Speak without accusing. Magsalita tayo ng hindi tayo may panunugod ba yun? Eh, baka naman ikaw. Eh, kasi naman ikaw eh. Ganun-ganun. Tayo daw po ay magbigay ng lubos without sparing. Manalangin ng tuloy-tuloy. Di ba? Prayer without ceasing. When we love, we pray for the one we love without ceasing. Tuloy-tuloy. Sumagot ng hindi nakikipagtalo. Bang, misan tayo, pagka tayo sasagot eh, bakit kasi ganyan ang ginawa mo eh? Ikaw kasi ganyan eh. Ganito ka. Nakaka-argue agad. Minsan naman, pagka yung tao ay medyo malapit sa'yo, meron kang gusto sa kanya, you share without pretending. Dapat tayo po nakikishare. Kasi may tendency tayo to pretend. Ay, bakit kang, eh bakit naman kaya ganun? Tapos pag nakausap ko naman yung isinusumbong sa'yo, ay, nga, bakit ka? Minsan, mag-share tayo na hindi tayo nagpapakita lang o nagkukunwari lang. And then, mag-enjoy tayo na hindi tayo nagreklamo. Magtiwala tayo.
yung pong pagtitiwala sa akin, no, yun po yung isang napakagandang expression ng Panginoon. Let us trust without wavering. Hindi po yung, lalo po sa mag-asawahan, magtiwala po tayo. Magtiwala na alam natin na ang ating asawa ay katiwa-tiwala. At iyon ang ating pinaninindigan. Trust without wavering. Ito po, forgiving. 10 ways to love. Forgiving without punishing. Ay, naku, hindi ko yung babatiin hanggang hindi niya. Ganun-ganun. Forgive nang wala pong ano yan, kailangan pang gawin. Mangako po. Promise without forgetting. So kung mapapansin niyo po, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Sabi, listen, speak, give, pray, answer, share, enjoy, trust, forgive, and promise. The promise of truth. At hindi, sige, oo, pangako ko yan, tapos limot na. These are, sabi nga po, 10 ways na pwede tayong magpahayag ng ating pag-ibig. Hindi nagkukulang kailanman ang pag-ibig. Complete. Kahit maging mga hula ay natatapos, mga wika ay titigil, kaalaman ay mawawala. Subalit ang pag-ibig ay mananatili. That's what was written by Paul. Ang sakdal po na pag-ibig ay nasa 1 Corinthians 13:9-10. Sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya, nakakahula tayo ng bahagya. Datapat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. For we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Dahil pag dumating po ang Panginoong Jesus na muli, the one who has given us perfect love, then everything will pass away. And what will remain is love. Sa ating pong paglago, sabi nga ni Pablo, nung ako'y bata pa, nagsasalita ako gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Nagsasalita parang bata, di ba? Ang pakiramdam, nagtatampo, parang bata. Ang pangunawa, maingsi, parang bata. Pero ngayon po tayo, bilang mga Kristiyano na lubos na nanalig sa Panginoon, ang sabi ni Pablo, gaya ng isang, maaari po siguro sabihing sukatan ng kalubusan ng ating pagiging Kristiyano, ay yung magkaroon tayo ng pag-unawa na hindi tulad lamang sa isang bata. Higit na malawak na pag-unawa at higit na malawak na pagpapadama ng pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Paul was telling us na dahil ngayon, malabo pa din naman ang ating paningin. Hindi pa tayo nakakaunawa ng 100%. Pero sa kabila noon, sa kabila ng parang image sa isang mirror ang ating nakikita, darating po ang panahon na makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. Yung sa paningin po natin ngayon ay tila hindi natin maunawaan. Kasi ang hirap po ah. Iibig ka ng uunawain mo lahat. Sabi, hirap din yung sinasabi ni Paul eh. Uunawain mo lahat. Kahit kung minsan hindi mo na maintindihan ang sinasabi, tatanggapin mo. Makikipag-ano ka, ayos ka lagi. Bearer of peace ka eh. Pero pagkatapos, kapag nakita naman natin ang mukhaan ng Panginoon, doon natin malilinawan ang lahat ng bagay. As of now, we are seeing things like a mirror image. Sabi nga ni Paul eh, parang shadow. Pero, darating ang panahon na makikita natin ang mukhaan ng Panginoon. At yun ang sinasabi niya.
when we come and see face to face our Lord and Savior, then malulubos ang ating pagkaanapan. Samantala, kilalanin natin ang pinakadakila. Datapot ngayon nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa lahat po ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga gagawing pagpapasya, sa lahat ng paraan ng ating pakikitungo sa kapwa, sa lahat ng paraan ng ating pakikitungo sa anak, sa kasama sa church, sa lahat ng bagay, kahit na foreign sa atin, first time nating makikita, ang lahat kong ito ay sasamahan natin ng, of course, pananampalataya, hope, di ba? And love. Ngunit, huwag nating kalalimutan na ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. And Paul is saying, everything falls under the greatest of all, and that is love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that we, who fall short of heaven, will be able to go to heaven and enter the kingdom of God. Yun po ang essence ng sinasabi ni Paul. Pag-ibig po na ito ay mahirap matutunan. Pero sa tindi po at sa lalim, hanggang lumalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, unti-unti itong ipauunawa sa atin at ipagkakaloob ng Panginoon. That time will come that whenever we see people whom God also loves like us, then we, our attitude towards them will be Christ-like. Yun po ang ating aralin ngayon. And sabi nga po, and now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.